Want to know what's hot and latest in showbiz this week? This is Push Most Wanted Top News of the Week. At number 5, Jake Cyrus, iminahagi ang regret sa kanyang mga desisyon sa buhay. Best decision in life. Ganito kung ilarawan ng singer na si Jake Cyrus ang kanyang mga naging desisyon sa personal na buhay. Kabilang na ang pagtalikod sa buhay ni Charisse Pempenko. Sa digital media kay Jake nitong weekend para sa kanyang bagong achievement, ang kanyang documentary na Jake and Charisse, sinabi niya na marami siyang masasabi na pagsisisi sa kanyang mga naging desisyon sa buhay. Aniya. So many regrets siguro po nung hindi ko pa na-realize na yung regrets na yun will turn into something beautiful. Kasi di ba parang sometimes in our life parang maisip natin, oh, I regret doing this. But syempre, the more na parang marami pong experience na nangyayari sa buhay ko, the more na-realize ko na I'm glad that those regrets happened. I'm glad na parang those pain dun sa regret na yun happened because dun din po ako nakakapag... Dun ko rin na-realize kung ano ba ako, kung sino ba ako, kung ano yung magagawa ko in the future. At number 4, Richard Gomez ang nagbigay ng payo kay Sharon Cuneta sa cyberbullying sa kanya at kay Frankie Pangilinan. Sa Facebook Live ni Oggy Diaz habang kausap niya si Richard Gomez, ay tinanong siya nito kung ano ang maibibigay niyang advice kay Sharon Cuneta sa mga pinagdadaanan nito ngayon, particular na yung insidenteng nangyari kay Frankie Pangilinan at sa mga pambubuli sa kanilang pamilya. Yun ang problema kasi sa social media. It's a free media. Everybody or anybody can just post anything, no? Mag-post ng opinion nila, mag-post sila ng galit nila, mag-post sila ng inis nila. Siguro, tayo ng mga artista, we really have to accept the fact na ganun, merong may gusto sa atin, merong ayaw. So, minsan masakit kasi, minsan napupuno ka na, kahit naman ako, sumasagot ako sa mga ganyan, eh, pag binabash ako to. Pero, tao lang naman tayo na nasasaktan, tao lang tayo na may damdamin, siyempre. Kung may titira sa atin na ganun, kumitsa, sumasagot talaga tayo. So, pero ako naman, I try to control myself. Alam mo naman ako, minsan nadali rin ako magpikon eh. So, ginagawa ko. Hanggat kaya ko sila i-delete, i-delete ko sila. Hanggat kaya ko i-block, i-block ko sila. Maging ang tungkol sa planong pagdedemanda ni Sharon sa showbiz reporter at dating kaibigan na si Ronald Carvalho ay napag-usapan din ni OG at Richard. That is her right. Kung magfa-fight sila ng cyber libel, yun yung kaso na pwede nilang i-file. Parang nabasa ko yata, parang may nakita na akong picture na magkasama sila ni Sharon eh. Parang humingi yata ng paumatin si Ronald kasi. Oo, humingi nga. Kaya lang parang firm si Sharon eh. Ah, ganun ba? At number 3, you're not seeing the bigger picture. Nadine Lustres slammed sa Jobert Sukal dito for speaking out versus ABS-CBN. Nadine Lustres on Wednesday called out Showbiz columnist and radio host Jobert for his massive allegations against her home network ABS-CBN during the congressional hearing on the media's joint application for a new broadcast franchise on Monday. You're not seeing the bigger picture, Mr. Sukal dito. It's messed up how you are completely unashamed of what he said. It's never okay to push someone to commit suicide, wrote the actress in an Instagram story post. I can't believe you're using this issue to fight our home network whose only objective is to protect us. Kahit pagbalibalik na rin mo, mali yung sinabi mo. Inalis ka sa trabaho dahil mali yung sinabi mo. And how the hell is this even on Congress? Someone enlighten me, please. She added, ikaw na nga yung sinabihan na tumalon, tapos parang kasalanan mo pa? Ayoko na. Hindi ko na kayang mga ganap, momsh. At number 2, Annabel Rama to daughter Rufa Gutierrez. You touch your savings for me? Annabel Rama can be quite a tough mom to her children, but that's because she simply loves them. But on the 46th birthday of her daughter Rufa Gutierrez, Annabel showed a gentler side to her. Despite the differences, Annabel said she knows how much her daughter loves her. I know you love me. I feel it and I can see it. These difficult times naproved ko lahat. She wrote, sharing one of the rare instances she was able to prove it, she wrote, I was so shocked the night before I left. Dumating yung PA mo. 9 PM may dalang check from you. Super shocked dahil magkaaway tayo that time. We did not talk.
I understand wala tayong trabaho lahat. Lumabas pa rin ang pera. You touch your savings for me. Alam kong never mong ginalawang savings for your kids. I didn't expect anything from you. But anyway, nagmana ka rin sa daddy mo. Malambot ang puso at hindi nagtatanim ng galit kaya ka siniswerte. Hindi katulad mo, sinusumpa ang kaaway. She added. At number 1. Ryza Zanon is 5 months pregnant, expecting a baby boy. Ryza Zanon just announced that she is pregnant. In an Instagram post, the Kapamilya actress shared photos of her baby bump and revealed that she is expecting her first child. It's the small moments that make life big. Happiness is on the way. Hashtag prayer answered. Hashtag God's gift. Hashtag new journey. Ryza wrote. The Kapamilya star revealed that the father of her baby is Miguel Cruz, who works as a director of photography. Ryza is having a baby boy and is set to give birth in November. For more showbiz news, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages. This is Push Most Wanted, top news of the week.